Siniwala ng anti-crime watchdog na Movement for Restoration of Peace and Order sa pagdinig ng Senado ang mga ulat na pwede umanong matanggal sa immigration blacklist ang sinumang magbabayad ng 1 hanggang 5 milyong piso. Pagod na yan, makausap natin si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Dana, magandang umaga. Hi, Egan. Good morning. And good morning din po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Magandang umaga. Verifikado na ba itong impormasyon na ito? Actually, very hazy pa po yung mga nakukuha nating information about this. But we noticed po, na-mention po during the Senate hearing that nakikita daw po itong mga advertisements na ito sa Facebook. So we're worried po na isa na naman ito dun sa mga scams na dati po naming in-advise sa public. Because marami po tayong napapansin ng mga scams po online that offer so many different immigration services, including these illegal ones. Kasama po yung mga escorting, yung mga kung ano-ano po, for a fee, and then malalaman po nila, yun pala scammer po at tinatakbuhan na po sila nung kausap nila sa Facebook. Pero dun sa blacklist na nasa Bureau of Immigration, wala ba kayo napansing natatanggal? So far po, wala naman po tayong nakikita ng mga kakaibang mga activities po dun sa lifting ng blacklist or ng mga inclusion ng blacklist and other such immigration transactions po. Ano ba yung mga nasa blacklist? Iba't ibang mga foreign nationals? Yes, there are different foreign nationals po that are included in our blacklist. There's so many po. Nasa millions na po ang included sa ating blacklist. Ito po ay different immigration violations. Kasama na rin po doon yung mga indigency, mga overstaying, and other such violations. Pero parang may reklamo na kayo na ang dami nang nakakulong sa lugar ninyo, ah. It's really, ito Egan, hindi naman siya, medyo open secret na siya na problem talaga namin yung ating warden facility. Oh. It can only hold around 100 plus foreign nationals and ngayon currently it has already 300, more than 300 wards because tumataas po yung bilang ng mga naaaresto natin. So it's really a difficulty and what we're trying to do is to expedite the deportation of foreign nationals inside the facility. O baka dyan yung ano, sinasabing para mawala sa blacklist, hindi naman? I don't think so po. But yung balita po na tungkol dun sa lifting ng blacklist is nakikita daw po sa Facebook. So we're worried po that it's part of the scam. So initially, ang masasabi ng Bureau of Immigration, fake news yan? Looks like it po. Sa tingin po natin, isa po ito doon sa mga kumakalat na scams na nag-i-invite po na mag-transact with them online. Kamusta naman yung pagbabantay ng BI laban sa human trafficking? Ongoing po yung ating pagbabantay sa human trafficking. Inaaral po ngayon ni Commissioner Tansinko on how to improve yung ating mga systems para madagdagan po ng mga safeguards. Nakita po natin na may mga issues po na nag-pop up in the past few months related to human trafficking. So the system is being studied po on how additional safeguards, although safeguards are already there, but nakikita po natin that there might be a need to further study the system para po mas ma-improve po ito. Maraming salamat, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ingat. Thank you and good morning po, Egan. Egan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.